Good morning. Unfortunately, gumising kanina mga alas 4 or something, pero wala pa rin yung Fuji na pa-cloud niya. Pero si naka-ready na yung mga gamit namin kasi wala pa rin niya. So, diretso na kami ng mga Tokyo pabalik ngayon. Wala kami na dito. Anyway, wala yun. Isa naman sa Okay, so naka-ready na lahat. And we're gonna go na para pumunta sa Tokyo. Let's go. So ngayon, dito tayo ngayon sa bagong hotel namin, which is pinangalan na APA Hotel. So, unfortunately, yun nga, hindi natin yung food namin. So, bumiyahe ulit kami rito para makabalik. At ngayon, time check tayo. It's around 5:20 na ng gabi. Kasi ang mangyayari, pupunta kami sa ikutin namin itong Tokyo malapit sa but not sure pa kung ano pa yung balak gawin. Pero meron daw kaming pupuntahang or iikutan na lugar. So, I'll see na lang kung ano magagawa ko noon. And yeah, let's see kung anong meron baka pagdating natin doon. Well, for now, papahinga lang kami. Hintayin na namin yung iba kasi may mga binili lang sila. So, yeah, let's see kung ano magagawa natin for this day naman mismo ng ating sa Japan. May kwento nga ako sa inyo eh. Nag-book kami dito at nakalagay dun smoking. Ngayon, ang una namin inakala, okay lang naman siguro kahit smoking since na hindi mo siguro mangangamoy yung mga kaya hindi mo siguro may sigarilyo. Abay po niya, mas pagpasok namin, hindi. Amoy Marlboro! Literal. Amoy siya, sigarilyo talaga na parang Marlboro talaga. As in, amoy na amoy mo na. Alam mo yung third smoker ka na, no, Mikey? Kasi first smoker yung humihigop. Yung pangalawa is pag naamoy mo yung fume. Pangatlo is yung nakadikit sa paligid. Kaya sabi ni John bigla, punye mo sa lugar to. Pag natulog ka, pagkagising mo, may stage 4 na lung cancer ka na kagad. Visit. Pero yun, napalitan na namin siya kaya non-smoke na itong lugar to and mas okay na. At sa pinaka kasi ako kasi sa pinaka ayoko talaga, amoy ng sigarilyo at sa sigarilyo. Eh, kiss ako dyan. Ever since, ayoko. Baka lang yun sa buhay niya. Parang ganun. Okay, so ngayon, pababa na kami para pumunta mismo sa Kasi meron kaming parang kakainan sa labas. Alam ko yung pangalan kasi medyo magulo pa. May ipapaklarify kung saan kami pumunta. Then, palitan ko kayo. Bihis na ako. Yun! Hindi pa ako nakakabihis. Ay, di pa ba? Putang inak ka talaga. Sabi ko, bihis na ako. That was like 30 minutes ago. Pagkatapos na ako ng isang movie, sabi ko, mag-ready nga ako. Nanood ako Gran Turismo, gabi. Mag-ready ka ako. Nakatapos ng isang movie. Galing. Ay. Final confirmation namin, we're gonna go to find a Wagyu shop, then after nun, pupunta mo ba tayo? Vibe check, okay. We're gonna eat some Wagyu, kasi dati yung Wagyu namin, yung una time ko ng Wagyu talaga, sa glamping eh. Nag-uwi kayo galing sa ayun. Yung talaga yung literal na first Wagyu ko. And after nun, hindi ko naman makalimutan yung lasa ng Wagyu eh. So, bali, haba lang ng pila dito sa kakainan na, pero sarap.
So hindi masyado ba ng video dito, pero titikin na namin. So tingnan namin mangyayari. Pagkita pa ako. Nag-trip ko pa rin yung kinain sa Gumpy. Okay, so I'm not gonna eat there anywhere, like legit. I fucking hate the fucking taste. Parang hilaw na hindi ko maintindihan. Narinig si Christian nag-rack. Like, dude, nung nag-expect ako, alam yung kinain namin sa Glamping na naka-roast na may asin tapos sarap tikwa. Napagagat yung sabi ko, bakit ang lambot? Bakit ang hilaw? Maybe it could have been better kung alam mo yung outer layer niya medyo prito. Alam yeah, yun nga eh. Like, na para siyang, para akong kumain ng hilaw. Para ba ba? Parang kumain ng dilaw na ewan. Never na, hindi na mabreak down. Hindi na mabreak down. Gano'ng so sayang hindi ko na videoan, pero nakuha ako to sa crane. Si Marin, nagko-costume siya nung ano niya, first ano niya, cosplay niya. So yeah, good choice. Pero nag-ano siya lalo, nag-anchor siya lalo. Okay, try it man. Yeah, damn, okay, that's not good. Meat was good. Yeah. I think that's it! Oh, I think that's it! That's it! That's it! That's it. That's it. Fuck, that's it. Again, di pa rin. That's it. No. Oh shit. Moment of truth. Yes, dude. Yes. Galing mo. Galing mo. It's all me. Galing mo, tayo na, appear. Yes, yes, tayo na, oh my god, that's on you. Guys, nakaka-10K na siya. Oo, nakaka-maigit 10K na siya. F2B ba doon? Yeah, 10K na yun. Oo. Nakukulog na sa atin, sige. Ano? Sige, tangin na. Kumalag, halag! Yung hangar na! May matigay isa tayo dyan. Tangin na ngayon. Yeah! Fuck, it's just bullshit. Good morning po. Anong araw ko na? Ano ngayon? 7? 3, 4, 5, 6, 7? 5 day, pang ano, 5th day ko na rito. Mag-sightseeing kami, tsaka may meron kaming mga gagawin pang ano. Ito mga to, mabalak mag-car spotting. So, tsaka mag-ikot-ikot din. Ngayon ang gabi, we're gonna do a arcade gaming, pati mga claw machine. Parang, mapalipas sa oras din, tsaka ma-enjoy din namin yung ano. Kasi, dito sa Japan, hindi ka talo pagdating sa, ano, sa mga claw game nila. Kasi, kailangan mo na ng tulong sa kanila. Tulong kanila. Ang dami namin nag-siguro almost 3K na ata yun. 3K yun? Oo, almost 3K yun na. Para makuha yung ano. Eh, nakita na nung nagbabantay dun. So parang humingi na tulong si Glow dun. Pinainan na siya sa medyo yung pwede na mahulog. Kahit paano mahuhulog mo. Eh, sabi ni John, pag hindi ko pa nahulog yan, bobo ka na. Yung ganun. Pwede mang hingi ng tulong. Sabi ni Glow, there's two types of people daw dun. Is yung una is for the fun lang and pangalawa is for the challenge and prize. Mm. So ngayon is either to kan sa dalawang yun. Pag na, ngayon kapag nagastos ka ng mga medyo marami na tapos ayaw pa rin talaga, pwede kang humingi ng tulong para iayos nila. Fuck. With a certain amount of money, ganun. Oh, well, siguro siguro mababa pa siguro mga 2k pataas ba? 2k yan pataas or almost 3k parang ganun. Kasi ito, hindi ko naman nakalang dito, kumaga nahulog ko ito, mga 2K yen lang, yung price na ako kagaapod na parang, yan yung, ano. And yun, nagulat lang ako na pwede siya, gano'n. Gandaan ako na yun. Ano, gulat ako eh. Kaya papapawang ako. Si Marin Katigawa, sa Cribs of Darling, yung unang, ano niya, costume niya. Kaya hindi ko nga na record siya kahapon kasi hindi ko siya talaga balak i-record dahil wala naman akong, hindi naman talaga swerte sa mga ganito. Dito lang ato sa Japan. Umaling bansa lang yung, ano, gusto na ako naglalaro noon. Kaya, mag-sightseeing kami ng Sakura mamaya and siya may ganun. But sa ngayon, may mga ikutin muna kami at kain kami ng lunch. Time check? Anong time check? 11:41. Again. So, tara.
ganun katindi yung innovation nila dito sa Japan. May turn silang parang 3D printing scan na ng paa mo para malaman ko na talaga yung actual height ng actual size ng paa mo mismo para bumili ka sakto sa paa mo. Laki ng Gundam na to, grabe. Ay, vloggy des ni. Oh, ochwa. Gundam Darum Unicorn des ka. Ito Taish Kitty Nandayo Han Sumid des ka. Okay. Gundam wa Son of the Rodan des ka. Niyon jiwa karanai. Sana po tayo baka desu ne. Sabi mo sorry sa'yo. Uy, baka desu ne. Sa wakas may nakita na kami cherry blossom. Ito siya guys, oh. Yun siya. Dang, look at that. Ganito. Sheesh. Okay, so nakapag ano na kami, vlog na kami dito at saka picture lang gano'n. Okay naman na rin. So ngayon, bali maghanap pa kami ng spot baka sakali meron pa kaming ma... Tara mo nga rin naman dito. Like, kitang-kita mo yung buong charity. Like, I'm just amazed na ang ganda ng itsura dito. Probably gonna take some pictures and video para sa inyo para makita nyo rin yung ganda ng itsura. Let's go! We're doing good. Tingnan lang namin yung Gundam dito. Di Vanilla, okay ka lang. Sa may Gundam base, ang dami yung Gundam dito, grabe. Yung mga Gundam na makikita mo na talaga dito. Ang ganda ng mga ano. Oh. Ayos. Look at that. Damn, there's a lot of Gundam, dude. Hindi masyado pamilya sa Gundam, pero ang gaganda na nakikita ko sila for the, ano, kumisa-minsan. Kaya katupan na aware na kung saan ako meron sa kanila. Kasi pwede mo siyang bilhin. Sheesh! Ngayon ko lang na-realize na putik, ang dami na palang lumabas na Gundam. Like, what the heck? May matagal na alam ko na pamilya, aware naman ako, pero kung niya, sobrang dami rin nila. Sheesh! Sabi ba? So, ito na yung last naroon namin. Ngayon ang ganda ng lugar dito. Alam sa lahat ng lugar, no? Meron pang ano, merong Statue of Liberty dito sa Japan. Kwento kasi niyan, pre. Sobrang init sa New York. May palamig muna siya dito. Putang init! Bakit lang, pre? Gago. Ha? Yung sabi ni, ano, ni Rain, kaya daw pala may Statue of Liberty. Sobrang init daw sa New York. O, pre, ano rin yan? Vacationista rin yan, naka-multiple visa. So, bumili ako ng mga diecast na kotse na gusto namin, which is itong Suzuki Jimny, ang Honda Civic, kasi trip namin ng girlfriend ko ng sedan na to. Ito yung sedan na kotse na nagustuhan namin. Then next ko rito is yung, ito yung Suzuki Jimny kanina, na gustong-gusto ng girlfriend kong i-drive. Kasi parang ito yung kotse na kaya niya i-drive, parang ganun yung idea niya.
Nasunod dito itong ano, itong Toyota Alphard. Ito yung van na nasakyan namin na ang ganda-ganda. Kaya kinuha ko siya for core memories. Yan yung sumunod dito, itong Toyota Hiace na to. Kasi syempre, ito yung parang typical na van sa Pilipinas. So parang kinuha ko siya for like reference, ano lang, parang core lang na na-drive ko na to noon. Ganun. And last one, yung isa, itong Toyota Hilux. Isang pickup sa mga nagustuhan kong pickup to. At the same time, itong Ford Ranger. Yan. So yun. Parang ano, memory lang itong mga kotse nito. Bali, tala kami sa may bandang Ihabara Station para kumain. And to be honest, yung kain namin, nung oras na, it's just nakata ng gabi. Dahil mo lang mag-11 na. Pero okay lang yan, kasi matadigos ka agad yun dahil pag umuwi rin kami. Nalakad din kami, so okay lang yan. Glocks, para siyang ano, mag-arcade lang kami dahil laro-laro and shit. Time check namin, anong oras ba? It's 12:46 at wala nang katao-tao dito sa Japan. Natutulog ang Japan po ha, hindi sila 24/7. Titignan niyo yung paligid, wala na po. Wala na, wala nang tao. Anana. Ito, titignan namin yung car meet then after yun na. So ganito pala itsura ng Akihabara kapag gabi. Talagang wala pong katao-tao. So nga, may basura nga. Di ba malinis ang Japan? I-pick up lang nila yun eh. Mamaya, bukas po ito. Pag may mga tao na dito, hindi mo na makikita yun. Ay, ganun ba eh? Ayun, yung kolekta ng basura pala eh. Ayun, yung kolekta ng basura. Yun na pala. So, nasa Don Quixote kami ngayon. And meron sila ipapakita sa akin na kailangan ko daw makita. So, let's see kung ipapakita nila sa akin. Ito mga ating mga pasimuna. Kailan natin yung mayayari. Dude, literal na nandito nga lahat. Punya yung mas ang galing itong lugar na to. Titignan mo, nandirito si Gudetama, yung gustong-gusto ng girlfriend ko, Diyos ko, pati yung bag, pati anything, everything is here. I'm very excited na ibigay sa niya yan, Diyos ko. So pretty much I bought a lot of shimai, to the point na talagang umabot ako ng mayigit 5k plus, pero okay na yan, kasi solid talaga yung, ano, solid talaga yung mga nabili. Anyway, so ngayon pauwi na kami sa hotel, and I'm done sa for today's activity. Anyway, yun lang. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog natin. Hinatawa ka nila gagawin.